Gandang araw po. Ako po si CRP ng Jim D po. So, meron naman po tayo another proof of completion. So, para po ito kay Ma'am Esther ng Isabela Province. So, i-update lang natin yung ano, yung package B. Kasi nakagawa na tayo ng video dati about package B, pero ngayon gawin natin mas intensive para mas makakatulong para dun sa mga nagka-canvas, nagtatanong para sa mga different packages. So, ito naman mga episodes natin ngayon na ito, papaliwanag natin isa-isa yung mga packages. So, anyway, itong order ni Ma'am Esther is package B na standard. So, na plate standard at plate loading. So, ang package B po natin is kasha sa 40 square meters. So, hindi ka na mahihirapan dito na ano, na mag-isip kung ano equipment yung pwede mo ilagay sa 40 square meters. So, kung pupunta ka kay Jim Depot at meron ka ng available na space, makakapag-suggest kami. So, let's say 40 square meters yung space mo, perfect tong package B. So, tong package B na to kasi, kinustomize ko yung package na to para makakapag-exercise ka kompleto, whole body workout from calves up to shoulder. So, yun yung ano. Tapos, minaximize natin siya na kompleto siya ng gamit, pero buong katawan din yung kaya niyang i-workout. So, pati yung ano, bigyan natin ng konting computation. So, para meron kayong idea pa paano pwedeng kumita doon sa package B na to. So, lahat po ng packages natin, A, B, C, and D, lahat po ito, sa mga nagtatanong, may plato na po ito, may dumbbells na po ito, may barbell na ito. Hindi lang namin kasi na isasama sa proof of completion yung plates, bars, at dumbbells kasi huli po namin siyang kinukuha dun sa supplier natin kasi yun yung pinakamahal eh. Tapos 20,000 lang yung down payment ng client. So, inuuna muna natin yung ano, yung mga gym equipment na ginagawa natin dito. So, unahin na muna natin kung ano yung mga kasama sa mga packages. Package B. So, sa package B, kasama rito yung leg press. Heavy duty, actually, lagi ko sila sabi, heavy duty leg press. Kasi, panoorin nyo yung mga past videos namin, pinaliwanag ko na ang leg press kasi, isa sa pinaka-effective, aside from squat, isa sa pinaka-effective na leg exercise. So, pero, gaya nun sa mga ibang leg exercises, mabibigat ang binubuhat nito. So, dapat, very, very secured, very, very safe yung pagkakagawa ng leg press. So, doon sa mga past episodes natin, binanggit natin yung mga solid na shafting, overkill na mga welding. So, yun yung pagkakaiba ng leg press na gawa natin. So, sa leg press na to, di ba sabi ko sa inyo, pati calves exercise pa pwede. Kasi ito, aside from yung regular na leg press, aside from leg press, pag ilagay mo yung paa mo sa dulo, pwede ka rin mag-calves. So, yun ang maganda. Pwede kang isolateral, pwedeng sabay. So, yun yung kagandahan. Tapos, doon sa mga hindi nakapanood, so may mga shock absorbers tayo na nilagay para pagka-baksak, hindi siya bakal sa bakal, kundi meron pa siyang shock absorber. Yung sandala natin, adjustable to. So, pwede itaas, pwede ibaba, depende sa gumagamit. Lalo na pag misang pagka medyo malaki yung tiyan, kailangan nakahiga ng konti, kundi tumatama yung tiyan. So, sa package B, may tatlo tayong bench press. So, flat, decline, at saka incline. So, na-feature na natin yung flat bench press natin. Meron tayong plate rack. Naka-dragon bone na rin tayo para hindi nagagasgas. Ganun yung decline bench press at incline bench press. So, ang pinagkaiba lang na incline bench press, kumpara doon sa tatlo, ito, kasi dahil mataas, may spatter to. Kasi dyan, kaya wala na spatter sa flat decline bench press, kasi abot mo na eh. Ito medyo mataas. So, itong tatlong ito, para sa mga hindi familiar, is para naman to sa ano, para naman to sa mga chest exercises. So,
flat, decline, incline bench press is para sa chest exercise. So nauna lang nga tayo doon sa leg press. Then ang susunod natin is preacher curl. So ang preacher curl kasi, kailangan mo na easy curl bar para sa bicep to. So para sa easy curl bar, pwede ka rin mag-dumbbell para may isolateral movement yung braso mo. So yung preacher curl na ipakita natin sa last episode, matitibay yung back na ginamit natin, adjustable lang ang upuan. At kung mapapansin nyo, kami yung nagpauso nito, may mga nakikita na ako ngayon na naka-plastic na mga upholstery. Dati naman, wala. Kaya kami naglalagay ng plastic upholstery kasi even before pandemic, for hygienic purposes to. Kasi, alam nyo naman, lalo to, isipin mo to itong bench press, pag pinawisan tong batok na to, no, kinikilabutan na naman ako tuwing kinakwento ko eh. So, pag napawisan kasi itong part na to at nabiyak, yung leather, pinasukan ng pawis, hanip na sa baho yun. Kahit palitan mo pa yung leather nun, dahil yung foam, pinasukan na ng pawis, every time na mabasasandal ka, ma-squeeze yung foam, umaangat yung amoy. So, ito, masira man, eventually yung plastic, madali lang palitan yung plastic kumpara doon sa leather. So, nandito tayo sa preacher curl para sa bicep. Then, ito. So, sabi ko sa inyo, may kasama na po, lahat ng packages natin, may kasama ng 800 pounds. So, yung 800 pounds na yun, halo-halo yun from 5 pounds, 10 pounds, 2.5 pounds, 25 pounds, 35, at saka 50 pounds. Yung combination nun. Pero pwede rin tayong mag-customize. Depende sa kung anong gusto nyo quantity nung plato, pwede naman yun. Pero yun yung suggestion namin. Tapos, ito yung best seller namin na equipment, yung Super Rack with Crossover. So ito, medyo malaki yung nakikita yung space na kinakain ito. Pero, huwag ka, itong space na to is kayang gamitin ng limang tao sabay-sabay. So kagaya na ito, makikita mo, pwede rito may nagtatricep. Sa kabila, may nagro-rowing. Sa gitna, may nagchichining. Sa unahan, pwede nag-squat rack at lat pull down. So makita nyo, limang tao. So yun yung kagandahan nito. Kaya ginagawa natin ng proof of completion to ngayon kasi, tsaka ano, ng explanation, kasi ano eh, may mga tao na hindi familiar sa equipment na to kasi ito po ay sariling design natin. So maaaring hindi nyo nakikita to normally sa ibang gym kasi sa amin lang po galing yung design na to. At na-design ko to kasi nga, una, galing ako sa maliit na gym. Pangalawa, mas kailangan natin practicality kasi itong space na kinain niya, although malaki, limang tao naman makakasabay-sabay nagagamit at over 50 exercises. Pero pa doon, yung costing nito, yung kung bibili ka ng hiwalay na lat pull down, squat rack, at saka crossover, malaki matitipid mo rito na sa around 15,000 pesos kesa bumili ka ng isa-isa. So, itong adjustable utility bench natin, heavy duty adjustable utility bench natin, na-adjust from decline, flat, incline, at saka upright. Ito, di ba, nakita nyo yung may tatlong bench press. At pag may gumagamit sa tatlo na yon, pwede mo ilagay dito. At pwede mo gawin yung tatlo na yon dito. Pwede ka mag-decline, flat, incline, bench press. Pwede ka pa mag-shoulder press. So yun yung kagandahan ng equipment na to. Kasi doon sa mga sanay mag-gym o may sariling gym business, alam natin yun na pagdating na 4 o'clock, ang dami ng mga tao sa gym. So nag-aantayan. So ilang tao nag-aantay sa flat bench, etc., etc. So instead of napila sila doon, dito muna gawin. Lalo na ako kasi, pag nag-incline bench press ako, ay susunod ko dyan flat, isusunod ko dyan decline, lilipat ko pa yung barbell, lilipat ko yung plato. Samantalang dito, ang ililipat ko lang yung sandalan, yung barbell na andito na. So mas madaling mag-exercise dito sa super rack pagka magbe-bench press ka. So, may lat pull down sa kanan, so over 50 exercises. So hindi ko naman maisa-isa sa inyo kung ano-ano exercises. Pero itong machine na to, ito yung from calves up to shoulder, ang kayang gawing exercise nito. So pwede ka rin mag-deadlift dahil may deadlift rack to.
So napakarami. So ito yung pinakamabisa na equipment amongst doon sa mga packages na to, sa mga equipment na to. So may abdominal bench din tayo for sit-ups at meron tayong 5 to 40 pounds na dumbbells. So napaliwanag natin last time yung design natin ng dumbbell rack. Napakatibay, napakabigat ito kasi kailangan maging ano to eh, durable para doon sa mga mas mabibigat na dumbbells. So yun yung konting ano natin explanation para doon sa mga equipment na meron sa package B at ano-anong exercises yung magagawa. So ito, yung susunod, gawa natin ng ano, ng simpleng computation. So itong ano, equipment na to is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 na equipment to, pero dahil ito ay kayang gamitin ng 5 tao, 9 plus 5 is 15. So 15 katao po ang pwedeng sabay-sabay na gumamit ng equipment na to. Hindi pa natin bibilangin itong dumbbells na to kasi yung dumbbells na 5 to 40 is 8 pares ng equipment, which means 8 tao pa rin ang makakagamit nun. So let's say may 15 na taong gumagamit dito at may 5 pa na taong gumagamit dumbbells. Okay. So at one particular time, 20 katao ang pwedeng sabay-sabay na gumamit nito. So magko-compute po tayo. Pagpasensya niyo na, hindi ako ganoon kagaling sa computation. So let's say yung presyo natin, kunya magkano kikitain nito sa loob ng isang araw. Magdedepende kasi ang presyo mo sa kung magkano ang overhead cost mo. Kagaya niyan, kung ikaw ay nangungupahan, syempre mas mataas yung isisingil mo doon sa kliyente mo. Let's say, sarili mo yung bahay, no? Kung sarili mo yung bahay, tapos nagcha-charge ka kasi may silbing client, yun, shout out kay Sir Rufin ng Caloocan. Kasi galing dito si Sir Rufin. Si Sir Rufin is may sariling gym na sa ano, sa Caloocan, mag-upgrade siya ng gym equipment na. So naikwento niya na ano, na may sarili siyang gym doon. Ngayon, let's say dahil sarili mo yung pwesto mo, bahay mo 'yon at wala ka namang overhead, pwede kang magsingil ng 40 pesos. 40 pesos. So nabanggit natin, sabi ko, kasha 20 katao sabay-sabay. So i-assume natin na 40. 40 katao araw-araw mag-gym sa'yo, 20 sa umaga, 20 sa hapon o sa gabi. So tapos 40 pesos ang charge mo sa loob ng 40 pesos per session. Okay. So kung 40 pesos per session, ang 10 tao is 400. 400, 4, 8, 12, 16. So, sa isang araw, sa 40 katao, kaya mong kumita ng 1,600 pesos. Okay? Tapos, yun ang maganda kay Sir Rufid eh. Ano siya eh? Halos lahat ng topic ko nandun sa kanya. Kasi siya rin yung may-ari nung pwesto, paupahan niya yung ilalim. Yung paupahan na ilalim, 9,000 niya pinapaupa yung pwesto niya. Pagpalagi na natin na dalawang pwesto, dalawang bahay yung pinapaupahan sa baba na 9,000 each, so 18,000 yung ano, 18,000 yung kinikita niya isang buwan. Samantalang sa second floor, yun yung gym niya, yung third floor, yun yung bahay niya. So imagine mo, ang paupahan mo, 18,000 pesos ang kinikita, samantalang yung gym mo, kaya kumita ng 1,600. O lagyan na natin, lagyan mo para mas madaling compute, 1,500 yung kikitain niya sa isang araw, 1,500. So, sa 30 days, 45,000 pesos po yun. Tama ba? 15, 30, 45. So, 45,000 pesos yung pwedeng kitain. So, ibabahan mo pa. Dahil may gastos ka sa kuryentes, etc., etc., gawin mo ng 35,000 na lang. Kung bagay yung 10,000, ibawas mo sa kuryente. Kung ikaw pa magbabantay, di wala ka na halos gastos. So, kaya mong kumita ng 35,000 pesos kung sarili mo yung pwesto sa package B. Yung computation ko na yun, ano yun ha?
Maliit pa na computation yun. Especially sa Caloocan. Sa Caloocan, malaki. Masyado yung volume ng tao. Alam niyo yun. Kumbaga, sa isang area, mas maraming tao yan kumpara dito sa Cavite. Sa Cavite, hindi ganun kadaming tao. So, yung potential na kumita, yung package B, is kaya ng kumita, pagpalagay mo na, between 1,000 to 1,500 pesos, which is not bad, kasi, magkano lang puhunan mo dito? Diba? So, napapag-usapan namin ni Sir Rufin kasi, sa gym depot, ang kagandahan kasi dito, ang market natin, hindi lang yung mga gustong magtayo ng sariling gym business. So tayo dito, gumagawa tayo ng sarili nating market. Binubuksan natin yung isip ng mga tao pagka kung anong maganda na gawing business at bakit magandang gym, magandang business ang gym business. So, naipakita ko sa inyo yung sample na computation, hindi na masama talaga yung kumita ka between 35,000 to 45,000 pesos para sa ganitong kaliit na napuhunan. So, I hope na motivate ko kayo yung mga nanonood dyan na may sariling pwesto na pinapaupahan kasi napag-usapan namin ni Sir Rufin. Pag minsan, sakit sa ulo talaga may paupa ka. Bakit? Pag minsan kasi, nadidelay ng payment. Pag minsan, aalis bago ka makakuha ng kapalit. Ang tagal, so lugi ka. Ilang araw, ilang buwan kang lugi. Samantala, kung ikaw na mismo ang gagamit sa sarili mong pwesto, kahit bayaran mo pa yung sarili mo ng 18,000 pesos na upa, may matitira pa rin sa'yo. So yun yung kagandaan nito, mas lumaki yung kikitain mo. Kung ikaw yung mismong may-ari na pwesto, mas malaki pa yung pwedeng kitain mo kesa na pinapaupa mo lang sa iba. Pangalawa, si Sir Rufin is may anak din sa ano, sa abroad. So, para kung di ako nagkakamali na sa Canada. So, another, ano na naman yun, market natin, yung mga OFW. Kailangan, sabi nga ni Sir Rufin, tama ka eh, kasi kailangan yung mga anak natin, matuturuan natin paano mag-save at kumita na extra. Kasi, okay, si Sir Rufin is kagaya ko rin na may multiple sources of income. Meron siya ibang business eh. Meron silang canteen. Tapos may paupahan ka. Tapos ito, may gym ka. Yun yung kagandahan ng multiple sources of income kasi doon sa isang ano pa lang, sa isang negosyo pa lang, buhay ka na eh. Kung simple yung pamumuhay mo, buhay ka na rito. So, kung yung canteen mo, buhay ka na, kasama na konti luho. So, yung paupahan mo at saka yung gym mo, ito yung pang-ipon mo. So, ito yung pwede ituro natin doon sa mga anak natin. Okay, nasa ibang bansa yung anak ni Sir Rufin. Kumikita doon. Laki. Pero, ina-advise niya na itaguyod yung sariling gym business niya para at least yung kita ng gym business pwede itong 100% niya ipunin kasi sa abroad naman, buhay naman na sila. So, I hope na appreciate niyo yung mga naipapaliwanag ko kasi it's more than gym business eh. Hindi lang to na, okay, may pangkain ako araw-araw or nabubuhay kami ng pamilya ko araw-araw. Kasi itong gym business na to, sa sobrang gandang business niya kasi, kaya to mag-provide ng generational wealth. Okay, yung generational wealth na sinasabi ko, yung hindi lang ikaw ang kayang buhayin ng business na to. Mag-isip kayo, sa mga nanonood, mag-isip kayo ng ano pang negosyo na pwede mo ipamana sa anak mo at sa apo mo nang kikita pa din. Ito, sagay sabi ko, may anak ka na, may apo ka na, buhay pa to. Kahit tumanda ka na, maipapamana mo tong kita na to. At hindi ako nag-exaggerate kasi doon sa area nyo, sigurado ako may kahit papaano lumang gym dyan eh, na existing na 20 years na, 30 years na, sobrang luma na nung gamit. Pero makita mo yung may-ari, bata pa lang siya, nagpapalakad na siya, ngayon, naipamana niya na sa anak niya, sa apo niya, kumikita pa rin. Diba? Hindi na masamang business yung kaya mong ipamana, kumita ka na, kumita pa. Yung iba pang generation sa lahi nyo. So kaya ito ay naipapagmalaki ko na isa sa pinakamagandang negosyo, no? Itong gym business. So kung may mga katanungan kayo, kasi na-feature na natin yung package B, kung magkano pa pwede niyang kitain, at gaano kalaking area yung masasakot niya, at ano-ano equipment ang kasama, at ano-anong body parts ang kaya ang tamaan. So, kung may mga request kayo dyan na iba pang mga equipment, i-PM nyo ako,
i-note nyo rito para masagot natin. Ako po si RP ng Jim Dipo. Maraming salamat po.